Magandang araw po mga kabarbarong sa Pinila Kalaway Ari. Opo, meron na po eyeglass. Kasi pag nagbabasa po ako, yung mga binibili ko po, minsan hindi ko po makita pag ano po pag malapitan. Pero konti lang naman po ito. Tagtag pogi po. Magandang araw po mga kabay. Welcome po sa Pinila Kalak. By the way, safe po ang lahat. Ngayon po yung mamamasyal po tayo sa Munting Paraiso. Marami pong nagkaganap po. Tara, samahan po ninyo po. Napakaganda po ng panahon ngayon, plus 23.5 ba yan? Almost plus 24, diba? So, bigyan talaga. Naalala nyo po, diba nung nakarang nagkwento po ako ng Pinilakan Lakbay version ng mga fairy tales? Diba last time, ang kinuwento po sa inyo si Goldilocks, diba? May mga branches na po siya sa Pilipinas, o diba? Yumaman si Goldilocks! Si Goldilocks, ganyan talaga yun. Ngayon, kikwento ko na po ang finale. Ito na po talaga yung huli na ikikwento po ng Pinilakan Lakbay version ng fairy tale ni Cinderella. Parang nakwento ko na po dati ata si Cinderella, no? Oo, nakwento ko na po talaga. Nakakapanginayang naman. Ay, nako. Sige, mag-isip po muna ako ano pong fairy tale kikwento ko. Kwento ko na lang po sa inyo ay ang alamat ng pinya. Pinilakang Lakbay version. Yan. Alam niyo naman po siyempre yung alamat ng pinya. Sa mga hindi po nakakaalam, ito po talaga yung original eh. Yung alamat ng pinya. Yung totoo po. Pinaganda lang po siyempre nung nagkwento yung sumulat para din po sa mga bata. Ito naman po sa akin, hindi po pang bata, pang matanda po talaga. Yan. Pang mga walking CCTV. Yun po yung tatay. Okay, bisa na po natin. Okay, got it. Okay, let's start. Sa isang masukal na kagubata na meron pong mag-ina, si Aling Maria at si Pina ang anak niya. Si Pina po talaga ay mahilig po talagang makipag-socialize, makipag-kapit-bahay. Si Pina po ay 12 anyos. Opo. Sa tuwing aalis si Aling Maria papunta ng palengke, lagi nagbibiling kay Pina, "Pina, asukasuhin mo yung mga kahoy natin at magsahin ka na para pag-uwi ko, magluluto na lang ako ng ulam." Sabi naman ni Pina, "Sige po, Nay, ingat po kayo." Sa sandaling umalis po ang nanay ni Pina na si Aling Maria, si Pina ay nangapit bahay agad. Sabi niya, "Uy, ano? Alam niyo ba yung latest doon sa kabilang ibayo? O ano yun? Alam niyo ba si Petra na anak ni Mang Kanor? Nagpunta doon sa Maynila, umuwi na doon dyan. Eh para doon nagsusuka, saka parang nangangasim-ngasim at humihingi ng kung ano-ano mga prutas dito sa kapitbahay. Siguro buntis yun." "Ha, ganun ba? Oo nga, baka buntis yun." Yan. Yan po ang habit talaga ni Pina. Makipagbanggaan ng malangala. Napapansin din po ng mga kaibigan ni Pina na talagang maraming mata si Pina. Na pag may mga tanong na naman nangyayari po, kahit kasulok-sulukan, kahit po ng mga nagahampasan ng mga talusok, nasa lubsob ng mga langgam, ay alam na alam po talaga ni Pina ang galaw sa kagubatan. Totoo po yan. Maghapon nagkantakuba, nagtrabaho sa bukit, ang nanay ni Pina, nanguha ng gulay para sa kanilang malalamon. Para po sa kanilang hapunan. Boys na Pina talaga na yan. Napaka namin sa pamumuhay. Okay, let's go on. Dumating si Aling Maria at naabutan naman sa Pina na kunyari ay pagod na pagod. Sabi ni Pina, "Nay, kamusta na po ang inyong maghapon? Mabuti naman anak." O nakapagsahan ka, "Ay, naku po, nakalimutan ko po. Kasi hindi ko po alam kung saan nalagay yung mga gamit po sa pagluluto. Eh, diba dati ang kusina po natin nasa labas sa outer kitchen? Sa inyo po ba nilipat? O diba, talaga nagpapasosyal tong bruhan na to."
ay nakapina, magmanangakong mga istira ng mga ganyang mapasosyal mo, baka mamaya italoktok ko sa iyo yung sandok at sansi. Eh di baka tulong pa kitang mag-ayos at pinalagay ko pa doon sa iyo yung sa kahoy na pakol doon, yung mga sandok natin at mga kaldero, kasi sabi ko sa iyo baka mali ka bukan at madumihan ng mga hayop. Buisit ka? Ano ginagawa mo maghapon? Eh dito po nanay, nag-ayos-ayos. Ano nag-ayos-ayos? Hindi mo ba alam? Na bago ako umalis dito, eh hindi ko alam ko yung mga gamit dito, wala naman na bago. At yung mga damo, hindi ka man nagdamo dito. Ano ba ginagawa? Nangapit bahay ka na naman, pakta ka, ano sabi niya? Sabi ni Pina, mother naman, kayo naman, ilang naman ang libangan nun, makipag-socialize sa mga friends ko. Nakapag-socialize, ano, naubos ng nalaway mo. Eh yung bang, tinatamay-tamay mo yung mga sakapa ng mga impact ng mga kukulam na tulad mo, eh, may pakinabang ka dapat, di mo sabay, nakapagsahin ka na, di dapat ngayon, may maalala mo na tayo. Ganun na naman ang nangyari. Sa tuwing araw-araw sa uwi si Aling Maria, pati pagsasaing lang, anak ng kamote, laging nakakaligtaan ni Pina. Laging tinatanong kung nasaan ang mga gamit, kahit na alam niya kung saan nalagay. Talagang, hindi mo alam kung nagtatamaran o may kabatugan lang talaga itong bruhan na ito eh. Isang araw, umalis si Aling Pina dahil punong-puno na siya. Pero nagpipigil sa kanya na damdamin kaysa masibak niya ang ulo ng kanya anak. Ginawa niya, ganto. Siya mismo ang naglagay ng sinaing sa kahoy. Masarap yung luto sa ano, no, kahoy na sinaing. Sana ba tayo? Yun. Sinabi niya kay Pina, Pina, aalis na ako. Pupunta ako Manggoryo. Ha? Magpapahilot ako. At nako, nilalabing na yung lugid ko dito sa kakakubikong doon. Pagbubungkal ng lupa, pagtatinunis, wala ka nang pakinabang. Ayan. Nakasalang na yung sinahe, baka na makalimutan mo yung bruha ka, ikaw na ang kakalboy ko dyan. Ako, pagbalik ko kailangan, nakaluto ka na ha, at hihingi pa ako ng isda kay Aling Petra. At meron daw huling isda sa Dalimpasigan ngayon, dahil kabilugan na ba, na maahon daw yung mga alamang, yun, sa mga pusit. Hintayin mo ha, para may pakinabang ko na yun. Ayun. At sabi naman ni Pina, lagi itong nagbabait-baitan, kaya hindi madampian eh, ni Aling Maria. O sige po nay, sige po tignan ko po. As usual, gano'n na naman, nakipag-exercise na naman, nakipag-juggling na naman ng bagang at ngalangala si kapit at sa kapitbahay itong bruhang si Pina. At nakalimutan, nasunog. Nasunog ang sinaing at naglagablab ang kanilang banderahan. Nahaging na masunog ang kanilang kapitbahay. Buti na lang si Makanor habang nasa kapitbahay at nagtutungkap ng mga mani sa palayan, napasigaw at kumuha kayo ng tubig, tara. Buti na lang nasagip. Ay, hindi naman nasunog yung sinaing. O di ba? Umuwi si Aling Maria at galit na galit. Sabi ni Aling Maria, Pina, ano ka ba naman? Napakarami mong mata pagdating sa tsikahan. At yung mga kamangamaritesan mo, lahat na nangyayari, pati sa mga insekto dito sa ating kagubatan. At alam mo, saan may namumugat at kung sita ang dumarami, alam na alam mo, ito sa pamamahay natin. Buisit ka. Kahit man lang yung mga lalagyan ng mga kutsara, tinidor, hindi mo alam kung saan nakalagay. Paano ba naman? Paano ka magiging familiarized? Paano ka mapapamiliarize dito sa loob ng batahanan natin? Paano ilagalagal mo yung pakta ka sana? Mas magaroon ka pa ng maraming mata sa buong katawan mo para makita po kung nasaan lahat ang mga gamit dito sa bahay. At itong bahay natin, naku po, muntik na masunog. Hindi mo pa alam, naku po. Isang taon na lang at mapupuno ka na yung hulog dito sa bahay natin. Hindi ka na panawa sa atin. Mga itong likod ko, nakukurba na. Ako, ikaw ang kukubikong yun ka, buwisit ang babae ka eh. First time in the history na galit po si Aling Maria na gano'n. Ang dami po talagang di magandang nasabi sa kanyang anak, pero nakonsensya naman siya. Umalis po si Aling Maria at si Pina talagang hindi po umalis ng bahay. Umiiyak si Pina at humihingi ng tawad kay Aling Maria. At pinatawad siyempre, nanay po yun eh. Sabi ni Aling Maria kay Pina, o Pina, pupunta lang ako sa palengke ha. Bibili lang ako ng mga kakanin. Dahil wala tayong bigas ngayon, at least meron naman ako natirang pera dito. Kahit paano, meron tayong pagsasaluhan mamaya. Umalis na si Aling Maria. Nasa palengke si Aling Maria, ay nga, sabi ng mga nagtitinda ng mga kanin, oh, Maria, aking nga na pong
masunugan. O, pagbilan mo nga ako ng dalawang hiwa nitong biko. Saka itong ano, itong kakaning munggo, masarap ito, paborito ni Pina. Ay, naku, wag mo nang bayaran. Nabalitaan ko nga pala, naging ng masunog ang bahay niya dahil sa, sinabi nga dito, balitang balita dahil niya sa intermittent at chismosa mong anak talaga. Naku, mga chismis talaga na yan. Ako, basta nga pala nangyari kay Kano, di ba nito mo yung chismosa din pala, tindera na yun. Kasabi chismosa si Pina na anak na alam mo rin, poison na yun. Ayan. Binigay nga po ng tindera, binigay na lang po kay Aling Maria yung tinda po ng kanin. Pag-uwi po ni Aling Maria, nagulat siya. May nakita siya ng prutas na tusok-tusok. At sabi niya parang maraming mata. Naalala niya yung sinabi na sana magkaroon ng maraming mata yung anak niya. Ayun. Ayun po. Hindi na makakalabas si Pina. On a positive way, marami pa rin siyang mata, di ba? Makikita niya pa yun sa paligid niya. So, ayun po. Alam niya na si Pina po yun. Ayun, ayun po. Sumubo na kaprasong kakanin si Aling Maria. Medyo nabalikwas po yung pagsasalita niya na pinya-pinya. Siyempre, buo ng kakanin yung bibig mo. Tapos, mayroon pang mabusal ng yun. Siyempre, sir. Pinya. Mahirap magsalita. Kaya sabi niya, di ba, okay, magsasalita pag puno ang bibig niya yun. Habang puno po yung bibig ni Aling Maria, yun, naiyak po siya na si Pina ay naging pinya. Yun po yung alamat ng pinya. Nakakalungkot po, di ba? Yun po yung kabuuan ng alamat ng pinya. Ay, nako. Kaya yung ngayon, yung mga walking CCTV, hindi po yung magiging mga pinya. Hindi po yun. Kasi meron na pong mga social media. Mas marami pong matama yung mga buwisit ng mga impacta, mga mangkukulang po. Ano po? Nasa mali po. Ano naman po tayo? Mga lumang kwento. Version by Pinilangang Lakway. Oh, hindi po ito pambata ah. Baka mamaya parinig nyo sa mga anak ninyo. Loka-loka rin kayo. Hindi po ito pambata. Ito po ay pawang pampakilig lang na inyong positibong pananaw sa araw-araw. Tara, punta na po tayo sa muting paraiso. Doon naman po tayo maghanap ng mga maratesa. Ayun po mga kapahin, dito na po tayo sa picnic place na napakaganda. Mamaya ay tutur ko po kayo. Bawal po ngayon mag-drill dito ng mga kahoy saka ng mga baga. So nagdala po ako ng gas. Kasi meron din po yung notification niya sa bawat bench dito na kapag ganito, fire prevention man, kailangan po, okay lang yung gas, pero wag po yung cold para mas safe. Yan po mga kabayan, isa na po tayo. Meron din po dito ngayon, oh, yung parang salbabida, kapag meron pong tinatangay-tangay po dyan. Meron po dito ano, CR. Kapag may nakikita po kayo mga dumi, dapat may sarili pong plastic na dala. Kasi libre po talaga dito. Saan po muna natin magluto ng ano? Ng mga sausages. Dinala ko po ito pang Samgyup style. Kasi bawal nga po gamit ng kahoy. Kaya ito, ito yung kagandahan. Buti nakabili ko nito sa Pilipinas. Po. Luto na.
May mga kasama po ako siyempre. Kaya napakarami pupunta ng pagkain. Ako po maglilibre ngayon, hindi naman lagi sila. Kailangan po talaga nating mamuhunan. Tuwa po sila na nakita po nila itong ano ko pang Samgyup na galing Pilipinas. Ako nagpapabili din po sila. Pag buwi ko sa Pilipinas, sabi ko, bigyan niyo ako tig 200 euro. Panalo, panalo. Bigyan ko po muna ng konting asin. Wala po. Bago tayo magsapa, salamatan po muna natin ng Panginoon. Ngayon, maraming salamat po sa biyahe binigyan niyo po sa amin sa araw po na ito. Naway lahat po ay safe. Ano po sa panahon po ngayon, maraming salamat po sa magandang araw ngayon. Ano po, bahala po sa amin. Sinusunod po namin sa ila at saka namin po sa amin. Sana po natin. Meron po ka ditong lettuce. Round lettuce. Ayan o. Meron pa po isasalang mamaya mga steak. Ayan po muna tayo. Kasi ito po liempo. Meron po tayong hot sauce. Bukas na ba? Hindi pa. Hindi naman po tayo full mukbang po ngayon. Mamamasyal po tayo. Titingnan ko lang po ito kung tama yung lasa bago i-serve sa kanila. Gaba po. Sarap. Kasi magutom na rin po siya. Soda water pala to, kala ko ordinary. Ayan, bago tayo magtapos ng pagkain po ha. Salamatan po. Salamatan po mo natin ng Panginoon bago po tayo mamasyal. Panginoon, maraming salamat sa biyayang maringin po sa amin, sa mga kaibigan po, basahan mo ko po ngayon. Mga taong namamasyal po dito lahat. Naway say po lahat. Meron bala po sa inyo, sumunod po namin sa inyo sa amin. Yan, mamaya mamasyal po tayo at kakain po muna kami. Napakaganda po talaga dito, no? Para po talaga munting paraiso. Libre. Yung mga taxi lang binabayaran talagang binabalik sa tao at nai-enjoy po. Ay... Meron din naman po dito mga palak. Meron din naman po dito mga palikuran. Kailangan po kay sarili niyong pampunas. Grabe po mga kabayan. Ano? Napakaganda po ng view po rito. Talagang nakaka-relax. Napakaserve po ng mga tao dito.
Biro nyo, dadala lang sila ng mga pampalito nila, pang camping. Pwede rin po dito mga isda, kaya lang may permit. Kasi nga po, pag umaagos ng malakas ang tubig, kailangan po ng permit pag naging isda. Siyempre, pamuha ng kabuti po dito, di ba? Paborito ko rin po itong lugar po na ito sa pamuha ng kabuti. Paganda po. Gusto po makita po ninyo pag summer, autumn. Diba po? Para talagang paraiso po dito. Kaya pag ganito pong summer talaga, mamamasyal-masyal tayo. Ilalabas ko po siyempre yung bangis. Para nung ma-appreciate naman po tayo. Hindi lang yung view ang ma-appreciate nila. Tara na po. Grabe po mga kababayan, ano? Ito pong hinapakan ko po, ano po ito, hanging bridge. Pero napakaganda po ng pagkakagawa. Talagang hindi kaladad. Aabot po ng maraming taon. Hindi yung gawa na, gagawin pa uli, di ba? Parang kalsada lang. Ay, nako. Malaparaiso po talaga dito. Grabe po, ano? Grabe. Gusto ko po habang naglalakad po ako, na-enjoy nyo rin po yung aking mga nakikita. Parang ako yung mata nyo, yung pala. Yan. Ganda po, ano? Grabe. Paganda po, wala pa pong masyadong maraming tao ngayon dito kasi bawal nga po mag-ihaw. Dahil nga po yung fire prevention month. Dry po kasi yung forest. So, yung mga iba nasa gilid ng dagat. May mga gamo-gamo lang problema. Ito, ang ganda. Grabe. Kung ganito ba naman ang pupuntahan ninyo? Ay nga po kasi dito sa Finland eh. Inapanatili po talaga nilang malinis. Kasi kahit saan po kayo pumunta, gusto po nila, na-enjoy po nila. Kaya ganito po kalaking respeto po nila sa nature. Ayan o, doon po sa banda po, doon may mga naglalakad sa batukan, radio, tatampisaw. Hindi pa po gano'n ka warm o mainit po yung tubig, pero may mga nagsiswimming na rin po. Ganda po ano. Ayan po isang hanging bridge. Ayan, doon po wala po talagang nag-iihaw doon. Sa magilid, wala pong nag-iihaw na may baga, kaya kahoy, bawal po talaga eh. Kasi baka mamaya may police dito eh. Makasisita po sila kaya mapapine. Sandali. May dalawang naglalakad na ano. Tinan po ninyo. May mga dalawang naglagandang ano. Naglalakad na chika babes. Pwede nyo na. Dati focus. Ay hindi. Mag-jowa pala. Boost na yan. Hayaan yung area po na isa po sa paborito kong kuhanan ng kabuti. Sa August pa po yung pangunguha ng kabuti. Marami po ngayon. Ayan, lakad pa tayo dito. Merong marami dito mga nagsusulok-sulok eh. Ayun po, ano po yun? Yung bahay po na yun. Coffee shop. Tingnan po natin, makapagtsa para naman matunawan ako. Baka na yung patcho ko sa pinaglalantakan ko kanina. Ito po yung daanan ko. Pagpupunta po ako sa kabilang gubat. Para manguha ng kabuti. Dito marami kabuti rin. Sa August. Mas marami po tayo mga kabuti kasi nararamdaman ko po yun, nafe-feel ko po talaga yun eh. Nakaano po yun, naka-schedule po sa ano. May usapan kami ni Mother Earth. May appointment ano, panguha ng kabuti. Yan po, ang ganda ng coffee shop. Diyan sa siya, makapag-chapo dyan.
may kamahalan lang mga pambili ng mga 5 kilong sarap ng bigas ang presyo ng isang tsa. Kasi nandito po sa gitna ng Kagubatan, di ba? Ayan. Dito pala po itong mag-jowa na ito, mga buwisit. Naingit lang ano. Ayan, ganda po ng view, no? Ay, nako. Ayan po. Ganda ng view. Ayan. Saan pupunta itong dalawang bruhot bruhan na ito? Ayan. Tsapo muna tayo. Para naman medyo matunawan po. Dito na po tayo sa loob ng coffee shop, o diba? May mga pautot pang ganyan. At kapag initan-initan kayo yun, maglublob na kayo doon. Ganda po ng view, no? Yan o. Social na social. Dito po sa Finland, kapag pupunta po kayo sa mga coffee shop o mga ganito, mostly self-service po talaga. Pero syempre, pag may mga sama po kayong mga bata, kailangan talaga may companion po ng mga magulang. Social, nasa gabang ko ba? May coffee shop. Nakaka-relax po talaga dito. Imagine po ninyo sa loob ng forest, nakapag-organize po sila ng mga ganito. Palagay natin libre po yung pagpunta dito, yung mga activities, syempre yung mga organization o small business na sinusuportahan po talaga ng gobyerno, may mga ganito po. Di ba? Kaya nasusuportahan po nila yung mga local businesses dahil nga po sa mga ganito, magandang sistema po nila. Tignan nyo naman po ang view, di ba? Panalo. Ito po sa likod ng coffee shop po na to. Yan. Yung ground na yan na malapit po sa Batis. Diyan po ako nakuha ng napakaraming kaputi. Yan. Kung natatandaan po ninyo. Ngayon po, nasa loob kasi ako ngayon. Madalas kasi nasa labas ako pag autumn dyan. Diyan po maraming kaputi dyan. Ay, naku, napakaganda po. Ito po, meron po silang parang finish pancake pero napakasarap po, medyo makunat-kunat, hindi po siya masyadong matamis at merong lingonberry jam o strawberry jam o raspberry jam, basta parang raspberry jam po, napakasarap at mainit na kape. Ang finish name po nito, Pannari. Sarap. Dahil nga napaka maalaga po nila dito sa environment. Ito pong spoon and fork, saka po itong paper plate. Lahat po ito biodegradable, pati po itong cup. O, diba? Ang ganda po rito sa loob ng coffee shop nila. Log house style. Yan, pupunta naman po tayo sa kabilang gubat. Gusto pong makita po ninyo yung kalinisan po dito. Ganyan po talaga kulay ng tubig kasi yung mga bato po sa ilalim may itim. Saka may mga lumot po. Pero malinaw po yung tubig po na yan. Malinis po yan. At dito naman po sa kabila, yung anino ng mabangis. Ayan. At diba, napakaganda. At doon po tayo nagkape. Yun, doon po ako nangunguha ng kabuti. Napansin po ninyo. Diba? Diyan. Ganda po. Ano, grabe. Walang lamok ngayon. Pupunta po tayo sa kubat sa likod ko. Muna po pakita po sa inyo yung may ibang angulo. Hindi po ako ha. Hindi po pong mga puso. Hindi ba napakaganda? Ibang klase po ganda dito sa Finland, ano? Hindi naman po sa dami ng populasyon o konti ng populasyon po yung bansa. Nasa disiplina po talaga, nasa tao.
Kung ganito naman po mga pupuntahan po ninyo, di ba? Talagang makakahanap po talaga kayo ng peace of mind. Peace of mind po, hindi po rest in peace. Sa mga nagko-comment po na ganun. Huwag naman pong ganun. Ganda po ng ano nito eh, flow ng dalawa. Sa kabila, umaatikibo, umaatikabo ang ngalangala sa kakachismis, maingay. Eto, nasa loob lang ng bahay, pero siya ginagawa ng chismis, di ba? Ayan, lakad-lakad po, parang ako yung mata po ninyo. Di ba? Hindi naman yung puro ako nakikita po ninyo. Yung pupuntahan ko po, ang dapat nakikita po ninyo. Eto po yung pinupuntahan ko pag nangungo po ako ng kabuti. Ito sa pangatlong island. Pangatlong isla. Linis po, no? Yung walking path. Ito po, ang kagustuhan ko early summer. Maganda pong ano, tubo ng mga damo. Yung mga bushes po na yan, nasa gilid. Lahat po yan, blueberry. Dito, bihira lang po yung lingonberry. Yan, mga blueberry po yan. Ay, naka. Ibang klase talaga dito sa Finland. Wala po ditong lilito na mga oso. Iniisip po ninyo, mga wolves o asong lobo. Unggoy yun. Ito, diba? Social pa. Nagbibidyo pa. Dali. Tingnan po itong favorite kong spot. Baka mamaya may chanterelles eh. Kasi minsan early June. May chanterelles. Ah, wala pa. Dry na dry ang forest po ngayon. Pag umulan, magkakaroon po dito. Yan. Tara na po. At maraming ano, namok. Yun po tayo sa maaraw, saka mahangin. Ayan po mga kababayan, hindi na po ako pupunta doon sa kabilang gubat dahil marami na pong lamok. Medyo kumulimlim. Ayan po kagandahan dito, kahit saan sulok, ayan po basurang po yan. Laki naman itong puno sa harap. At ito po yung hanging bridge pag pauwi na po. Marami pong taong dumarating. Ayan. O diba? Medyo kumukulimlim na. Pakita ko po muna sa inyo itong hanging bridge. Umuuga-uga po ito. Ay naku. Pag nandito po ako, wala lang yung nahabol na oras. Minsan maghapon, weekend, nandito po ako. Kahit mag-isa lang po ako. Pero mostly kasama ko po yung mga kaibigan, yung mga tao nagmamalasakit po sa akin dito. Sobrang nare-relax po kasi ako pag nandito eh. Ang taas po kasi ng respeto po nila sa bawat isa. Pag may nakikita po akong pamilya na magkakasama, i-picnic, magkakaibigan, hindi nyo pumali sa akin yung maingit. Sana kagatin sa lahat ng lamok. De joke lang. Sana ma-enjoy nila ng maayos. Sobrang ganda po talaga dito. Sa munting paraiso na lagi ko pong pinupuntahan. Lahat po ng mga pamilya na pumupunta po dito ay talagang makikita po nung napakasaya, lalo na po yung mga bata. Ay, ibang klase po talaga ang pagpapahalaga po ng mga tao po dito sa Finland sa kanilang kaligasan. Sobra pong kahanga-hanga.
Ayan. Uwi na po tayo. Gusto ko rin po siyempre makita po ninyo yung tinadaanan ko. Ito po mga kahoy po na yung mga treated po yan. Wala naman po ditong anay eh. Kaya kahit maglagay sila ng mga kahoy na treated sa labas, matagal po ang buhay. Saka wala po ditong yung mga mainit na singa. Yung pagpapawis na po kayo talaga na todo-todo. Yung humidity, yung level ng humidity po dito, mababa lang. Ay, nako. Huwag po natin masyado itapat sa araw. Pag darating po ako dito, tinitignan ko po lagi ilalim ng dalawang punong malaki kung may mga kabote, kasi nandiyan po yung mga malalaking kabote. Kabote. Puro kabote pa rin po nasa isip ko. Ayoko po umuwi sa harap ko kasi may mga tao po, dahil nire-respeto din po dito yung privacy. Ayaw po kasi nila ng ganun eh. Medyo na-intimidate o nailang po sila. Ganda po, no? Ito po yung paborito ko pag pupunta po dito, itong view na to. Napakaganda. Mula po sa parking space, hanggang sa walking path, yung sign, kung saan pupunta, yan po, gawa sa mga kahoy, hanggang papunta po dito sa sapa, napakalinis, hanggang pagpasok po sa gubat. Ay, nako. Imagine po ninyo, no? Libre po pamamasyal sa ganito. Paano po mga kabayan, maraming salamat na po sa inyong oras na ila sa pinilangan lakbay. Sana po, umpisahan po natin sa paligid po natin maglinis. Alam po ninyo, hindi po nakabase sa ganda ng bahay, ang kalinisan po ng kapaligiran. Kapag malinis po yung paligid, napakasarap pong kumilos sa labas. Mas marami pong taong maingganyo at gagayahin na isang komunidad. At hindi na po kayo mamamasyal ang malayang malayo, kasi sa komunidad po ninyo malinis, positive vibes po ang mabibigay sa bawat isa. Alagaan po natin ang ating kapaligiran at disiplina. Paano po, maraming salamat na po sa inyo oras na ilan sa pinilangan lakbay. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless, ingat po lagi, magandang araw, laban lang.